Hello po. Sir Jhogi. Oh. Hello kuya. Hello kuya Jire. Ano ang topic natin ngayon? Actually ngayon, naisip ko nga napag-usapan yung mga pinaka expensive na mga succulents na nasa market ngayon. Dahil kayo may access sa mga ganon, naisip ko kayo kontakin. Tamang-tama kasi nandito ako sa farm ni Tony kasi nagbigay ako ng Hortia seeds from Renimo from US. So saan tayo mag-i-start? Yung mga mamahalin talaga na hindi madalas na nabibili, konti lang ang nakakahawak ng ganyang klaseng plant. Ano pa yung masasabi nyo? Yung masasabi ko lang dyan, lahat ng pinakamamahal at pinakamagagandang cacti and lalo na yung Hortias, tinatago nila yan sa public. Nakakulong yan sa ibang secluded section ng greenhouse. Tinan mo, puntaan natin. Tama-tama na dito tayo sa permitory kasi pwede ko pasukin yung ano niya eh. Yung mga sikreto niyang mamahali. And I can tell the prices too. Kasi may mga ansel eh, may nakalista doon sa tags. So, ayan nga. Lahat ng mamahalin, bawal pasukin. No? Bawal pumasok yung customers. Pero, ako pwede. Kasi, close ko siya. So, ayan. Most of the rarest Hortias in the world nandito. Wow. Kasi halos lahat ng Hortias dito nito ni galing mismo sa South Africa, kinuha dun sa soils doon. Kasi yung ginagawa ng mga Hapon para gumawa ng magagandang cultivars, yung gagamitin nilang Hortia for breeding is yung species Hortia. Kasi species. They produce the best looking Hortias kasi sila yung original eh. Kaya na mahanap tayo dito ng species sa Hortia. So dito makikita nyo, lahat ng Hortias ni Tony, magkakasama by variety. Pinagsama-sama niya na. Kasi lahat sila may flowers ngayon eh. Ayun, no? Kailangan kasi i-maintain yung purity nila. Kung pikta lang. Ayun, no? Pikta sila lahat. Oh. Pikta lang. Ayun, no? Pikta lahat. Oh. Pikta. Tapos, mag-i-include si Tony ng ano, variegated ones para pag hinalo niya to sa ibang non-variegated na Hortia picta, magkakaroon sila ng chance na maging variegated yung anak nila. Pero tulad nga ng kwento ni Tony kanina sa akin, sa States kasi, yung nagpapollinate ng mga Hortias nila is hummingbirds. Apa. Hummingbirds and that hawk moth kasi napaka-nipis nung dila nila para pumasok doon sa napakaliit na bulaklak na Hortia. Then, sabi ni Tony, mas maganda yung lumalabas na anak kapag hindi tao yung nagpalinit. Magugulat na lang yung ano, yung nagtanim, ay ang ganda nung anak na pinalinit ng hummingbird kaysa sa pinalinit ng tao. So ang ginagawa po ng iba sa wild is kino-collect nila yung seeds from wild pollinated Hortia flowers. Yes, or kukunin mismo yung Hortia, yung mismong Hortia sa lupa ng Africa. Na galing sa seed na pinollinate ng hummingbird doon sa area na yon. Yes. Ayun. Kasi most of the time, yung mga species sa Hortia sa South Africa, magkakatabi lang sila. Opo. Pare-pareho sila, same variety. They're not far away from each other. Hortia, Bayeri, lahat. Magkakasama lang sila. Talaga, kailangan talaga ng base form ng bawat cacti or any other succulent na gagamitin mo for breeding kasi sila ang pinaka maganda ang form sa lahat. They will produce the best looking babies. Okay. Kaya most of the growers talaga sa Japan, pumupunta pa sila mismo sa Africa para lang manguha ng Hortia doon na original. So yan pong wild harvested na mga Hortias na yan, mataas po ang price niyan kung may gustong bibili niyan. Yes, ito, this is 50,000 pesos. Woo, grabe. Pero hindi siya variegated. Green lang siya. Kaya siya mahal kasi galing siya mismo sa wild. Yeah, opo, tama. At ganyan na siya kalaki po nung kinuha sa wild? No, it's Tony got this 40 years ago. Ay, grabe, napakatagal na. Ibig sabihin, mas matanda pa to sa atin. Tapos ginawa ni Tony, nag-leaf propagate. Eh, may mga baby na siya. Maliit pa lang to. Tapos ito, galing lang din to sa malaki kanina. Kinuha ko yung isa nandito, yung isa kanina. Kaya wala na space. Pero yan po, sir. Ano naman yan? With permit naman pag hinaharvest nila? Of course. Nila. Of course.
Hindi to done illegally. They are done legally with papers. So kung ganyan karami, abundant lang din sila doon sa South Africa. Ibig sabihin maraming yes, sila sa wild. At maraming nagko-conserve ngayon ng Howardia sa Africa. They are really good people there. Hindi nila hinahayaan na maubos yung mga halaman doon. Pero hindi rin maiiwasan yung poaching until now. Maraming nagpo-poach ng halaman until now sa Africa. Lalo na yung mga pakipodiums, yung mukhang mga patatas na malalaki yung trunk na halaman sa Africa. Maraming nag-i-smuggle noon. Pero hindi yun binebenta no sa mga usual na mga tindahan. Binebenta all the time, even here in Japan. Yun nga lang, pag nandito na sa Japan yung halaman, wala na magagawa yung mga taga-Africa nandito na. Pero that's bad. Opo. That's bad. Pero paano nyo masasabi kung poached yung isa or hindi? Hindi na siguro mahalata. Hindi na mahalata. Pero yung masasabi ko lang doon, tandaan mo, yung mga ancient looking na halaman na binibenta out in the market, most of the time galing yung sa wild. Kasi napakabagal tumubo ng mga yun eh. Tapos meron silang malaki agad. Oh, that means galing lang yung sa wild. Hindi sila nagpakahirap magpalaki nun. Lalo na kung hindi trusted yung seller, no? Kung hindi naman siya kilalang... Yes. Oo, kagaya ni Sir Tony Sato. Tapos yung masama pa doon, bebenta ng mura yung galing sa wild. Kasi wala naman silang kahirap pero magpalaki nun eh. Ninakaw lang eh. Ayun nga, nagkakatalo naman yung word na rarity sa form ng Howardia. Or kahit anong halaman. Tulad nito, di ba yung Howardia Cowell Maniorum, malaki yan. Malaki, ayun o. Look at how big this is. This is the Howardia Cowell Maniorum, yung regular form. Ito yung alam ng mga newbies na Cowell Maniorum only. Pero may dwarf version yung Cowell Maniorum. Ito, puntaan natin. Ito yung rare. Pinaka-rare sa mga hard leaf Howardias. The McMurtryi. Kasi yung McMurtryi hindi lumalaki. Napakaliit, oh, look. Ah, yes. Opo. Iba rin yung ito katabi yung niya. Ano, same lang din. Pero this is the smallest na lumabas sa anak sa mga batch of seeds. That's how small they can be. Ayan ang hindi alam ng mga ng ibang bagong collectors. Bawat halaman sa hobby natin, may kanya-kanyang clones yan. Hindi lang iisa, napakarami. Etong McMurtry, kasi napakaswerte mo, nakakita ka ng ganyang karami, di ba? Makikita mo lang to in private collections. Wala kang makikita ng ganito in the market, yung McMurtry. Ganun siya ka-rare. Opo. Kaya it's a privilege na makakita tayo ng ganyang magkakatabi sama-sama. Ayan, lahat ng Cowell Maniorum na malalaki. Tapos yan pong, halimbawa yung dwarf nga na from seed, i-clone po siya, ibig sabihin, ipopropagate siya para makakreate din ng ibang plants with the same traits. Tama po ba? Yes, with the same traits. Yung madalas na ginagawa ng McMurtry ay kapag krinos mo siya sa ibang klaseng Howardia, pinapaliit niya yung Howardia. Nag-cross sila dati before sa malaking ganito. Yung ginawa ng McMurtry ay pinaliit niya to. Pinaliit niya yung naging anak nila. Kaya maganda rin tong yung dwarf version kasi kaya niya paliitin yung other Howardia na magiging anak nung krinos mo sa kanya. Ito naman for me ha, yung pinaka-rare sa mga Howardias is the species Howardia. Kasi wala kang makikita ng ganyan. No, anyway, wala kasi tinatago nila lagi yan. Tapos within po sa isang species na kahit pure siya na species, pwede rin sila magkaroon ng iba-ibang traits. Yes. Lalo na yung alam mo yung Howardia growing wildii? Ito, Howardia growing wildii. Kasi alam mo to, 'di ba? Apo, apo. Napakaraming forms nito, meron pa nga nito yung spotless form, yung walang tuldok. Pero species din siya, Howardia growing wildii, Glorla form ito, wala siyang tuldok, 'di ba? Ito yung Glorla form, yung spotless form. Tapos ito yung growing wildii which is the one we all know, yung may spots. Ito yung nasa market lagi, di ba? Oo nga po. Kasi maganda siya sa mata. Kaya siya yung kinultivate even further. Pero yung mga ganitong klase, yung mga spotless ones, no? Kasi hindi siya sa mga buyers. Hindi siya ganun kaganda tingnan. Eh di meron din po dyan, sir, mga variegated, na mga reverse-reverse na variegated na dyan. Or hindi yes, dyan nilalagay? Yes. Marami. Nandito lahat. Ito, hanap tayo ng sinasabi mong reverse variegated. Oh, ito. Howardia pygmaea na malaki. This is worth 40,000 pesos. Naalala ko, tinanong ko to noon. Ayun. Oh. Yung Howardia pygmaea, hindi lumalaki ng ganito kalaki. Ah.
Pero ginawa ng mga Hapon, gusto nila ng jumbo Hawartia. Ayan, pinalaki nila. Hmm. O, eto, Hawartia Pygmaea rin. Reverse variegated. Ayan, opo. Ah, eto. Naalala ko to. This is Hawartia PG14 galing Africa. Wild grown na yan. Ano, SPG14. Yes, kaso nandito na siya ngayon sa Japan. Hawartia din ba yan? Sa kabilang side? Ah, yes, this is the co-opery section. Yung mga bilog-bilogan yung dahon. Maraming klase. Opo. Yung ang nakikita ko kasi dito, medyo blurred siya. Parang bilog na yung halaman. Pero close up, hindi. Hindi, no? Ayan. Hindi. Maraming forms. Ito, mabuhok, di ba? Oh, ayan. Sobrang mabuhok naman to. Chlorocantata ito eh. Ah, arachnoidea pala to. Gusto mo makakita ng Hawartia na mukhang sibuyas? Meron dito. Ano rin siya? Species sa Hawartia rin siya, yung Lockwoodia. Mukha siyang sibuyas eh. Pero Hawartia siya. Ayan o. Ah, oo. Ayun, ang dami nila. Mukha silang sibuyas. Pero Hawartia siya. Dry yung dulo niya talaga? O, dry yun. Ayan talaga yung trait niya. Para siyang hiniwang sibuyas. Kakaiba din. Ayan ang, yan ang rare. Rare din yan. Ito, variegated na Hawartia tessellata. Ano to, species Hawartia to. Pero sa Japan lang nagkaroon ng variegated version. Oh, napakaliit. Alam mo ba kung magkano yan? Magkano po? Bibiling ko to dapat last month, sabi ni Tony. Ano daw, 100,000 yen. More or less nasa 50,000 pesos. Seryo, nagulat ako nung hinimas ko na lang. Ang mahal kasi. Nakita ko na naman yung white snake. Ito original to ng ano eh, ng Japan. Yung Haku Jade. Hawartia white snake. Ito, this is one of the most expensive Hawartia co-opery in the market. Hindi po yung nag-offset, Sir Jhogi. Nag-offset, ayun oh. Pero hindi man nila, o hina-harvest din nila yan pag tumagal. Pag malaki na yung harvest na nila. Pero yung ginagawa kasi namin dito, once na nag-flower na rin yung offset, doon lang namin at nakagawa na kami ng seeds out of that offset na may flower na rin. Kukunin na namin siya kasi it's mature enough to make a flower on its own. Yung problema nga lang sa mga newbies, yung iniisip nila lagi, ay, ang sikip na nung paso, ang sikip na, ripat agad, ripat, hindi nila iniisip na, let that baby mature muna bago i-pluck off. Paborito ko to, Hawartia picta. Ang ganda kasi nung kulay nila eh. Ayan, variegated. Variegated din. Yung maganda lang sa Hawartia picta, window nila, nagiging pinkish or reddish eh, no? Pero hindi lahat, not all of them. Pero one of the best looking ones are the colored pictas. Eh, ano po yung masabi nyo na parang pinaka mga magagandang na produce ni Sir Tony na hybrids ng ano, ng which Hawartia? Which one? Eto, halika. Puntahan natin. Yung siya ang nag-produce. Sige po. Yung pinaka maganda for me ha, in terms of color and texture alone, is the Hawartia CV Flower of the Forest or in Nihongo, Jukai no Hana. Nag-iisa lang siya ata ngayon dito eh. Kasi yung ibang anak na sa Fukushima ata. Yung original farm talaga ni Tony, kung saan nakatago lahat ng mother plants niya since 40 years ago, is his farm at Fukushima. Yung farm niya sa Chiba dito, tuwing Friday, Saturday, at Sunday lang bukas. Kaya the rest of the weekdays, nandun siya propagating his plants. Kasi nandun bahay nila eh. Ang layo nun, grabe. Baka matulog ako sa kotse. Pero nakahiya na sa inyo siguro yun kasi yun. Ito na. Of Tony's original. Ayan. Flower of the Forest. Oh, Flower of the Forest. Kasi the way Tony describes this to me is para daw siyang bulaklak, ano, hidden in the jungle, deep in the jungle. You know, pag tinignan mo siya ng sa taas, mukha siyang bulaklak na, you know, rosette. At light, ano siya, light moss green. Hindi kaya kunan ng camera yung original color niya, pero pag nakita mo to sa personal, ang ganda ng kulay. Kasi yung texture niya, ano, magaspang. Iba din yung texture smooth niya. Oo. Ayun, no? At ang taba ng dahon, grabe. Oh, miracle kabuto ni Tony, oh. Nakaka-cage oh, na. This is the miracle kabuto ni Tony na alam nating lahat kasi it's one of the biggest astrophytum sa lahat. Ang bigat, Diyos ko. Ay, grabe. Lumabasugat sa panahipan nun, ha?
Parang 5. Ayan, ang Miracle from the original creator. Napakalaki. Parang ganyan po yung kalabasa inulan namin nakaraan. Ayan yung ano. Ayan yung pinagkaiba ng Miracle sa Super Cabo versus Super Cabo. Ito yung Super Cabo to kasi hindi lumalaki kasing laki na ito eh. So yung Miracle lang ang nakaka-reach yung ganyan size. Yes, ayun o. Ito naman laki oh. Ang sarap ipasok sa bag. Alam mo to, we call is the Aztecium Reiteriae. Yes, Aztecium po. Oh, po. This is one of the oldest cacti that you can ever collect. Ganun sila kabagal tumubo. Alam mo ba kung magkano ganito? Isang clump niya, isang pasong ganito kaliit. Magkano this po? This is 150,000 pesos. Woo! Ganun siya kabagal tumubo to reach this size. Maybe this is 20 years or more. Perhaps. Opo. Kaya nga nakakulong eh. Kasi mahal sila. Kinukulong talaga. Ayan from Wilmicia from 1979. Ay grabe. 1979? Yes. Gano'ng nakahaba how yung leaves niya? Pinuputol ni Tony kasi walang space eh. Pero this is old. Nag-flower at na po ano, yan. Yes, nag-flower na siya. Ito, that one is a male Welwitschia. Male. Hindi siya babae. Alam mo yung baobab tree sa Africa? Alam mo yun? Opo, yung malalaki. Meron si Tony dito isa. Pag tinignan mo siya up close, mukha siyang mini baobab tree kasi wala siyang downy. Pero makikita mo sa katawan niya na baobab tree talaga siya. Ano po yan sa taas? Yan yung dahon niya. From seed. Oh, ayun yung dahon niya. Medyo hindi siya ganun kaganda tingnan kasi winter time eh. Dormant din siya. Ayan, baobab tree. Pero pag tumaas yan, matatamaan na niya yung... Tatamaan niya na yung boat, yung greenhouse. Ito, isa pang rare, yung pinaka-paborito kong opuntia sa lahat. Alam, di ba yung pinupost ko lagi na kulay itim na opuntia? Alam mo yun, di ba? Opuntia, yung maraming spines, yung matinik. Pero yung skin niya kulay black, eh, no? Ayan, opo. Ito, this is Japanese made. They made this to look like a black opuntia. Ano pong name? Ano siya? Opuntia Galapagea. Var Hensel. Yung ano, mga opuntia from Galapagos Islands. Pero normally, yung kulay talaga ng opuntia Galapagea is green. Green. Pero ginawa ng mga Japanese, gusto nila gumawa ng kakaiba. Ayan, nagkaroon sila ng itim. Ano po yan? Hinaharvestan din ng pad kapag ano? Kapag gusto yung propagate. Oh, yes. Tatabasin lang yan or eto, hiwa dyan, tas hiwa pa dyan, tas hiwa pa dyan, hiwa pa dyan, hiwa pa dyan. Tas lahat ng hiniwa ko, tutusok ko lang sa lupa. Tas tutubuan na yun ng bagong pads. Kahit part ng pad, pwede po yun? Yeah. Kasi, kita mo yan, kita mo yung kung saan nagkoconnect lahat ng spines, sa single point na yan, tawag dyan yung ano, no, yung areole. Dyan lalabas yung bagong opuntia. So basta may growing point siyang ganon. Yes. Pwede siyang tutubuan na yun ang bago. Yes, yes. Kaya madali lang paramihin yan. Alam mo to, di ba, yung Owebelmania pectinifera? Opo, Owebelmania. Meron itong golden version, yung tinik niya kulay gold. Puntaan natin. That's the rarer version. It's the Owebelmania pectinifera eriocactoides. Kulay gold yung tinik niya. Pero Owebelmania din siya. Puntaan natin. First time ko lang makakita noon personally this day, today lang. Kasi hindi mo siya basta-basta makikita for sale. Ngayon marami si Tony Dali. Saan po siya ano, nakuha imported? From another grower sa Japan eh, no. Owebelmania. Kita ba? Pectinifera 'yan. Eriocactoides. Pectinifera. Eriocactoides. Ang mahal oh. 20,000 yen. Divide mo sa 2, 10,000 pesos. Tapos grafted po siya, hindi siya naka-own root. Oh, grafted. Medyo maselan to eh. Hindi mo siya mapapatubo agad pag own roots. Manang mabilisan. Kasi napakabagal nito tumubo compared to the regular pectinifera. Yun nga lang, yung tinik niya ang ganda kasi gold.
hindi pa to mature, pero yung mga mature specimens na ganito, napakaganda. So this is the, may mga Hortus dito din, pati mga seedling ng Conophyton sa nakalagay sa styrofoam boxes. Tingnan mo, kakasama sila lahat doon, dami. Ooh, opo. Tapos, pag magbibenta na si Tony, babawasan niya lang, tapos itatanim sa maliliit, tapos for sale. You know, look at how many that Conophytums are. Grabe. Dumadami sila kada growing season. Kunwari, kasi by summertime, yung katawan nila, alam mo ba kaya sila tinawag na Conophytum? Ibig sabihin ng cono, cone, apa, cone. Apa, cone. Tapos yung phytum is plant. Leaf. Kaya plant. Tinawag silang cone, plants. Pag tinignan, eto, para magets mo ng in a simple way, hanap ako ng mukhang ice cream na. Pag summertime, yung buong paper sheet like na balat, tatakpan niya yung buong katawan ng Conophytum. Para pagdating ng summertime, matutulog na sila. Mapoproteksyon na niya yung sarili niya sa init. Kaya pagdating ng winter time, pag binasa mo siya, yung papel, mabibiyak. Bigla na lang lilitaw yung Conophytum na bagong tubo. Tapos makikita mo nila, naging dalawa na sila. Ayan, ito, meron na siyang ginawang cone. Ayun, sa ilalim, naging papel na siya. Ay, oo. Kaya siya tinawag na cone plants. The Conophytum burgeriae or the burger's onion. Mukha siyang jelly ace. Conophytum to, pero this is a rare version. Tapos parang may bilog lang na butas sa gitna. Oh, dito nalabas yung bulaklak. Tingnan mo, may paper din siya sa balat, di ba? Apo. Tuwing growing season, pag winter time, yung gagawin ng mga hapon, huhubaran to, tatanggalin tong papel, tatanggalin ko yung papel, ha? You know. Tapos makikita mo na yung balat na kulay green. Ganun lang yun eh, para makita mo yung buong katawan nila. Kasi minsan, nahihirapan yung halaman na tanggalin yung sarili niya ng papel. Eto, Conophytums din tong mga to. Apo. Yan yung nakita ko sa Facebook na para may mga mata. Ah, alam mo kung ano yung mata. Ayun yung seed pad. Ayun no, eto, tamang-tama, may seed pad dyan sa gitna. Ayun yung nagiging mata. Akala ng mga newbies mata, pero hindi. Ano yun? Buto yun. Seed pad niya yun. Seed pad niya. Pero pag wala pang seed pad na nagpo-form, wala siya lang mata. Tulad nito, wala pang bulaklak kasi at wala pa seed pad. Ayan, ganyan lang siya. Wala siyang mata, pero may linya sa gitna. Kasi doon lalabas yung bulaklak eh. Ito, rare din to. Pakita ko sa'yo. Swerte mo, Jiren, nakita natin to. Ano siya? Litops na tatlo yung dahon. Ayun, tatlo, di ba? Kasi ito yung mga kapatid niya, dalawa lang eh. Opo. Yung tawag namin dyan, Mercedes. Mercedes. Alam mo bakit? Bakit po? Di ba yung ano, yung... Ay, yung brand na lang Mercedes na kotse ganyan. Kaya tinawag namin siya Mercedes. Very unrare. Mas mahal yung value ng ganyan. Uy, kaya nga sasabihin namin, uy, may Mercedes sila. Pero litops pala. Kasi ito yung kinuha ko kanina. Ayun. Eh ano po yan? Kasi, species lang yan. Ito lang yung species, yung Echo My Union. Tapos, Howertia Bayeri na anak ng Howertia Jupiter. Pero, hindi siya pure Jupiter. Pero, maganda yung dahon niya. Tapos, ito rin, Howertia Bayeri na maganda yung markings. Kailangan ko sila for breeding eh. Kasi, once na nagkaroon na ng bulaklak ang isang type ng Howertia, expect mo na lalabasan na rin ng bulaklak yung kapwa niya Bayeri. Sabay-sabay yan sila. Ito, tinan mo. May flower dyan, di ba? Meron, opo. Ito, may flower din to. Ito, yung Echo My Union. May flower na rin. Ganun yung ano yung mga halaman sa cacti hobby. Once they flower, sabay-sabay sila. Mag-collect pa ako ng madami din na ganyan. Si Tony, busy pa rin, no? Hanggang ngayon, may customer pa rin. Baka mag-closing na rin. Baka may mga transaction di kayo gagawin pa. Sige. Sa'yo ng araw na to. Nakasama kami ulit. Salamat talaga po, Sir Jhogi. Oh, pakita ko na lang ulit to. Yung Echo My, Howard Tia Echo My Union. Yeah. Okay. So this is goodbye then.
Bye. 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 Update, update na lang po ulit Sir Jhogi. Salamat po talaga sa information. Bye bye po. Ayan, napalagay Sir Tony. Sige po.